lamang ng aming hearing tungkol sa iba't ibang mga bills tungkol sa AIC, sa 4Ps, at sa iba't iba pang bagay tungkol sa DSWD. At alam natin na napakadami pang issue sa mga programa ng DSWD gusto natin ayusin para hindi mahalo yung politika, walang sinasabing favoritism, at sadyang makatugon sa problema ng lumalaganap na kahirapan sa ating bansa. Mayaman na nga ang Pilipinas at umaasenso sa ekonomiya, pero marami pa rin Pilipino na iiwan. Kaya't eto nga yung tinitignan natin, yung 4Ps program, kung paano palalaganapin, kasi merong mga nakakalimutan o naiiwanan katulad ng mga bedridden seniors at yung mga severely challenged na PWD. Matagal ko nang sinasabi, wag nang gawing conditional cash transfer. Unconditional na yan. At yan ay utos ng ating Panginoon. Nasa Biblia yan. Pangalagaan na lang yung matatanda at yung may kapansana na hindi nakakapagtrabaho. Para sa akin, dapat tutukan yan. Isa pa, ang problema natin, pinagpipilitan ng ating DSWD at ng lahat na makapag-graduate sa kahirapan, na umahon na sa hirap ang mga 4Ps. Pero nakikita natin sa haba ng panahon, kasi 2007 pa nag-umpisa yan, bakit kokonte ang nakakapag-graduate? Yan ang dapat tutukan natin at alamin. Dahil kung titignan yung 4Ps program, ang tinitignan lang natin dyan, yung mga pamilya na may mga anak na minors, under 18 years old, at dalawa lang ang palatandaan, vaccination at magtapos ng high school. Yun lang. Pero walang sinasaad na kailangan maghanap ng trabaho, kailangan na mag-umpisa ng hanap buhay, kailangan na i-upgrade ang kaalaman at magkaroon ng diploma. Walang ganon sa magulang. Kaya't ito ang tinututukan natin at pinipilit ko na sana magkaroon ng iba't ibang exit strategy. Hanggat maaari, mag-graduate na kaagad, sabay, bago na naman na mga magulang at pamilya ang makikinabang sa 4Ps para tuloy-tuloy ang tulong sa iba't ibang pamilya. Huwag nang mapako 2007 hanggang 2024, yung ibang pamilya nakalista dyan, mahirap pa rin. Ano ba naman katagal-tagal na panahon? Hindi, ang sinasabi namin, baka magdagdag, iniisip ko lang na maraming dinidiscuss tungkol sa senior citizens na alam natin na bedridden na, wala naman nag-aalaga. Abay, sino mag-aalaga nun? Eh, wala naman sila sa 4Ps program. Pagkat alam natin na yung 4Ps para sa mga bata, di ba? Sa mga pamilyang may mga batang anak. So, there are so many problems. Pero, marami ring inspirasyon. Katulad nung 4Ps nanay na na-refer sa adult education. At ngayon, bookkeeper na, may trabaho na. So, yun ang dapat idagdag. Dagdagan natin yung 4Ps para sakupin niya yung iba't ibang uri ng kahirapan at matugunan ang pangangailangan ng iba't ibang mahirap. Hindi naman, hindi naman. Kasi yung 4Ps, yung design ng 4Ps, eh para talaga sa vaccination at saka sa edukasyon. Pero hindi niya sakop yung trabaho, entrepreneurship, adult education ng magulang. So maganda naman idagdag yon. At para sa akin, dapat tugunan na rin natin ang tanging problema ng ating mga bedridden seniors and others who require unconditional cash assistance. Ma'am, si Senator Go, gusto niya mas i-clarify yung AIC. Ay, ganun din. Lahat tayo gustong i-clarify yan. Kasi aminin ko, nung umpisa, kontra AIC ako kasi parang ang labo-labo. At nag-umpisa siya sa burial assistance. Pero nakita ko, nung panahon ng pandemya, kailangan talaga magkaroon ng mas maluwag or emergency assistance. So it became more and more important, and the value of AIC became most apparent during the pandemic. As a result, I think while we have to establish parameters, we need to allow the DSWD
also some leeway for determining emergencies. Kasi napakadami na ngayon yung natural and man-made emergencies and disasters, burial assistance, educational assistance. Yun nga lang, suriin natin maigi para yung hindi nagkakapatong-patong. Sabi ko nga kanina, bakit yung medical assistance dyan sa DOH, kamukha nung sa DSWD, kamukha ng PAGCOR, kamukha ng PCSO, parang magulo. So gawin natin may sequence at may konting procedure para maliwanag. Ang nagiging patas, ba't hindi nagagamit sa politika itong AIDS? Eh, yun na nga yung sinasabi ko din na ako at lahat tayo hindi dapat nakikialam sa listahan. Ang listahan ay DSWD talaga. Ma'am, kasi meron siya sinabi kanina, di ba, sa dagupan, ba't hindi siya pwedeng pumasok? Siguro dapat siya ang interviewin ninyo. Hindi ko alam eh, wasn't there eh. Pero you were surprised, no? Nagulat kayo habang sinasabi niya na bakit ako hindi ako pwedeng pumasok? Bakit yung iba nakakapasok? Senator Annie, hindi lang naman ako, lahat naman na pumapasok. Ako talagang inoobserbahan ko mag-iigi kung ano nangyayari, lalong-lalo na dun sa emergency funding kapag disaster. Kasi nga, problematic yan eh. Yun nga, kanina, yung isang senior citizen representative sinasabi, dapat magkaroon ng listahan. Tama, dapat magkaroon ng listahan. Pero pabago-bago yan. Pag may lindol, bago na naman. Pag may sunog, iba na naman. Kaya nga, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, bilib pa rin ako sa DSWD kung paano nila nagagawa. Ang hirap-hirap ng trabaho talaga at padami ng padami ang ating mga emergency. Sa experience nyo, hindi naman kayo na-discriminate. Ha? Sa experience nyo, hindi naman kayo yung parang... Parating naman may problema sa disbursement. Ang NCR, halimbawa, nung last year pa, talagang parating sinasabi, walang cash. So, yun ang problema talaga. Pero hindi nyo na-experience yung sinasabi ni Senator Bongo na pagdating sa... Hindi kasi ako masyadong nakialam eh. Nakikialam sa mga lista-lista. Basta... basta may mga DSWD activities, andun ako kasi chairman ako. So feeling ko, kailangan ko talaga mag-participate para makita kung ginagawa yung trabaho nila. Hindi kayo nagsasubmit ng list? I never. Pero mong convalidated na yung listahan, bakit daw pinaghihintay pa na ako? Hindi ko alam kasi yung mga sitwasyon na yun. Ma'am, dapat kailangan siya na lang ang interviewin ninyo. Ma'am, pero dapat ba i-fine-tune ng DSWD yung pag-re-release? Yun na nga, hindi lamang yung pag-re-release, talaga yung parameters. Kaya nga nagka-hearing. Kaya nga kahit kami-kami lang ang nandito, tayo-tayo lang ang narito, pinagpilitan ko kasi ayoko matambak unang-una ng trabaho. Ikalawa, talagang importante na to kasi nagiging political issue, papasok tayo ng eleksyon, ayoko mahalo ang tulong sa tao sa pamumulitika. Gano'ng katagal dapat yung processing? Ilang beses lang dapat bumalik yung isang beneficiary, ma'am? Kung kayo yung tatanong. Kasi pabalik-balik daw eh. Eh, yun nga. Maraming reklamo talaga. Pero kung minsan kasi, ayun nga, walang cash, tapos yung hindi qualified, nagdadala ng sangkatutak na kabarangay, maraming turuan eh. Pero ang pinag-uusapan nga natin, i-digitize na. Lahat ay magkaroon ng QR code, magkaroon na ng digitization ng mga beneficiaries at magkaalaman kung sino nakatanggap, sino hindi nakatanggap, sino nasa lista, sino hindi qualified. Para hindi na maghirap, lalo pa naman ngayon sa panahon ng init, may heat stroke yung pabalik-balik at nakabilad ng mga seniors. Kawawa naman. Ma'am, yung beef ni First Lady, kayo? Ay, hindi na ako sasagot. Pasensya. Nangyari sa NAIA 3, kayo kahit paano bumabiyahe-biyahe pa rin kayo. Yung fire incident, anong nakita nyo dito na kailangang silipin? Kasi ang dami sasakyan na nasunog doon. Kaya nga eh, ilan ng final count? Ano daw yung source? Sabi nila brush fire, grass fire. Saan galing yung grass? Nasa ano ma'am, yung nato yung mga damo, doon sa parking. Hindi tinabasan. Oo. So parang hindi nila alam kung may nagyosi, sin
kung may nag-hazard. Pero sa totoo lang, sa ngayon, I've been saying, Northern Luzon's on fire. Miski malalamig na lugar katulad ng Benguet sa likod ng Baguio, eh nagkakaroon ng forest fire at walang tubig na pampatay ng sunog. Sa aming bundok, sa Cagayan, lahat kami nagkakaproblema ng sunog, forest fire. Kaya't napakahirap ng sitwasyon at dapat maingat tayo. Alamin natin kung paano at saan maaaring magkaroon ng sunog, iwasan yung nakasaksak lahat ng ating mga kagamitan na electrical, tapos yung mga dapat i-repair katulad ng mga yun nga, yung mga damo-damo dyan at yung mga matutuyong takahoy, magwalis na lang ng todo pag hindi masyadong mainit. At kung maaari pa, diligan kung may tubig. So it's really a terrible problem that none of us is accustomed to dealing with. Yung sa NAIA, hindi ko pa sure kung ano yung cause . Hindi ko maintindihan kung ano yung cause, pero napakalaki ng sira. Kaya let it be a warning that it can happen anywhere. And from Benguet, where we feel that it's so much cooler, all the way to NAIA, El Nino has hit us well and hard. Ma'am, pero dapat ba mas malalim yung investigation dun sa NAIA? Kasi airports major facility natin. Yeah, that's right. So, that's right. Sinasabi lang agad na aksidente, pero dapat ba mas malalim yung investigation? Well, yes, of course, dapat sa mga critical infrastructure, mas matindi ang security and safety concerns kasi napakaraming buhay nakasalalay dyan at kinakailangan talaga bantayan ng maigi. While it may have been an accident, we have to make certain that we undertake all the measures such that it will never be repeated again. Ma'am, doon po sa inilabas yung statement, parang hindi kayo convinced or believe doon sa 8-20? Ah, hindi. Okay naman yung Administrative Order 20. Pero kasi yung ibang mamamayan natin, inaakala na agad-agad agaran mababagsak ang presyo. Ang aking kaba, hindi naman i-impact yan sa presyo ng bigas. Higit sa lahat dahil maganda naman yung effort ng AO20 dahil ang minimiti nito ay ibaba yung presyo ng bigas. Although, ng bigas at ng pagkain, no? Talagang nais ng AO20 na ibagsak ang presyo. Ngunit, sa palagay ko, sa pangunahing bilihin ng bigas, baka hindi makakatulong ito ng masyado pagkat alam natin yung imported kataas-taas na. Whether yung well-milled or broken, talagang record prices, pati Thai rice, pati Vietnamese rice, anumang rice, talagang matindi. At ito na siguro yung pinakamababang presyo sa lokal dahil katatapos lang ng anihan at putukan bodega, maraming ani. So yung sa rice, hindi siguro makakatulong masyado, pero sa isda, baka makatulong, baka bumaba, yung sa manok baka bumaba, pati sa baboy sana bumaba, kaya lang na may ASF na naman na pumutok. Sa onions, ibang gulay, palagay ko babagsak, pero umaaray din yung ibang magsasaka natin pagkat bagsak na kulang sa cost of production ang presyo ng sibuyas ngayon mula sa Mindoro, sa amin, sa Nueva Ecija, iisa ang daing na napakamura ng sibuyas. Pag pinapasok pa yung imported, paano na lang sila. So maganda naman yung pakay sana ng AO20. Pero dun sa bigas, nagdududa ako na mag-i-impact. Baka sa ibang bilihin, isda, okay naman siguro, makakatulong yan. At sa manok, baboy, baka makatulong, pati sa sibuyas at gulay. Yun nga, pinangangambahan ng ating mga magsasaka, baka naman sila malugi. Imposible yung 20, ma'am. Imposible talagang bumaba sa 20 per kilo. Well, sa ngayon, maganda siyang objective. It's a nice goal to have in mind and let's work towards it. But ang sa akin kasi, sa napakalubhang kalagayan ng ating rice industry, we have to take drastic measures and I believe imbes na 20 ang tutukan natin, benta ang mas mahalaga. Ibig ko sabihin yung buyback
dapat kausapin na ngayon pa lang ng ating pamahalaan ang ating mga magsasaka ng bigas at magkasundo sa presyo kasi parating nagkakagulo sa presyuhan at ang bababa ng bilin ng NFA, alimbawa nasa 19, umabot na sa 23, nagtaas sila sa 30, tapos na ang bentahan. Yun ang problema eh. Kaya kailangan mag-usap na lamang, ngayon pa lang mag-usap na. At kung maaari, lahat ng mga iba't ibang rice program, fertilizer, kung ano-ano, ano kaya kung i-buy back na lang sa isang halaga na nanarapat sa ating magsasaka at the same time, hindi naman masyadong mahirap ang ating consumers. So I think there needs to be a big overhaul of the thinking about rice. At syempre, yung tuloy-tuloy na pagtatangkilik at tulong sa ating mga farmers, I think yung instant po, yung maliban sa buyback, yung post-harvest, dahil nawawala ang halos 1/4, halos 23% ang nawawala sa post-harvest. Nakikita naman natin eh, wala tayong drying at solar dryer na sapat at kinakalat lang ang palay sa mga highway, kaya basag-basag, may bato, may marumi. Ayun, natatapon ng 23%. Napakalaki nun. Kung maisaayos yung 23%, malaking dagdag na kagad yun. So for me, dapat tutukan yan kagad, malaking tulong. And of course, yung hunot dulo niyan, isa pa, yung traders, bakit ang laki-laki ng diferensya ng farm gate price sa palengke? Nagtataka ako, may kumikita ng labis-labis. Huwag naman. Kasi yung farm gate at saka yung market price is so disconnected. Where is the divergence occurring? Ipagbawal talaga itong overpricing, cartelization, at iba't iba pang mga unfair trade practices. Assurance na walang magsasamantala o aabuso kapag niluwagan na yung proseso pa sa importation? Hindi tayo masyadong magaling sa regulation. Yan ang problema talaga. And that's always been my problem with the Rice Tariffication Act dahil meron akong bill tungkol dyan dahil nga palibasa, binuksan ng pinto, hindi naman ibig sabihin na maski sino pwedeng pumasok sa bahay mo. Ibig sabihin lamang na kailangan natin mag-import, pero hindi naman tayo nagsusurrender sa sino man na pumasok na lang ng pumasok. Eh, hindi naman pwede yun, ano? Kasi we do not surrender our right to regulate the importations, the quantity, the quality, the schedule, and the harvesting season, they should all be respected still. And I believe that the Philippines has a right to impose those, even as Japan and Korea and the other countries have done. Thank you, ma'am. Thank you. Ayaw ko talaga. Ipa-pray over ko muna. Eh, yung kakausapin ni BPC, si Presidente. Pwede. Dali ka naman. Tsaka na.